Ang buhay ay puno ng sorpresa. May mga sorpresang nagdudulot sa atin ng saya at meron din namang mga sorpresa na hindi natin inaakalang mangyayari at sadyang nagdudulot ng kalungkutan. Paano nga ba natin haharapin ang pabago-bagong pangyayari ng may kapanatagan? Siguro kung meron mang isang bagay ngayon na kailangan ng karamihan, ito yung kapanatagan. Sa sobrang dami ng pagbabago sa ating sitwasyon, parang napakailap na maranasan ang kapanatagan. Yun bang tipong naka-move on ka na sa isang mabigat na problema, tapos meron na namang darating na panibago? Yung masaya ka dahil sa merong tagumpay na naranasan sa isang sitwasyon, tapos bigla na lamang may darating na balita na parang yung dating problema mo ay nagyakag pa ng kasamang problema na kukuyugin ka. Nakapaloob sa ganitong mga sitwasyon yung mga pagkakataon na kung saan meron kang ipinapanalangin o tinutulungan na merong mabigat na pinagdadaanan. Makakaranas ka ng kabigatan ng kalooban dahil sa kaganapan at minsan ay gumagaang ang kalooban mo habang bumubuti ang lagay ng ipinapanalangin mo. Tapos, biglang meron na namang iba na may kapareha o mas matindi pang problema. Kung ang kapanatagan natin ay isasandig natin sa sitwasyon, sadyang magpapabago-bago ito at hindi maituturing na tunay na kapanatagan. Ang pagbabago ng karanasan ay gugulo sa ating isipan at mag-aalis ng ating sense of security. Yung matatagpuan mo na lamang ang sarili mo na tulala dahil nakaka-overwhelm ang problema, nagiging malakas ang dating ng mga kaisipang paano na kung at anong gagawin ko kapag. Minsan, wala pang nangyayaring hindi maganda ay lugmok na tayo dahil sa kakaisip. Nawawalan tayo ng lakas, ng hihina, napapagod kahit wala namang masyadong ginagawa dahil sa kakaisip sa sitwasyon. Sa mga ganitong karanasan ay mahalagang alalahanin ang sabi ng Bible. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong gala kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Ang panahon ng ating kahinaan at panglulupaypay ay pagkakataon din naman para lalong maranasan ang kalakasan, kasapatan at pagkalinga ng Diyos. Minsan mas lalo nating nararanasan ng Diyos sa panahong tayo ay walang-wala ng matakbuhan o maaasahan. Alalahanin mo na ang panahon ng pagsubok ay panahong nakalaan pa din ng Diyos para ipadama sa iyo ang kanyang pagyakap at pagdamay. Dumaan ka man sa pagsubok, tandaan mo na dahil mahal ka ng Diyos, sinasamahan ka niya sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Asa ka pa!